Andito uli ako mga ka-teach para magbasa ng sign na pinasa ng kasamahan natin. Ang area pala ni Sir mga ka-teach from Palawan ito. At klaro naman yung mga sign niya tulad nito, triangle na may dot. Babasahin natin mga ka-teach dahil nanghingi sila ng assessment reading kung ano ang mayroong ibig sabihin dito sa mga sign niya. Pagbigyan natin sila mga ka-TH nang sa ganun makatulong tayo sa kapwa nating ka-TH. Base yan sa kaalaman ko at saka sa actual na exploration ko mga ka-TH. Yan o, klaro, parang mukha na nakahiga. Maganda kung sa maganda mga ka-TH at klaro pa yung mga signs sa area niya tulad nito. Ayan, at pinaglalaanan ko talaga to ng oras. Nasa 2-3 oras ang pagbabasa ng mga sign mga ka-TH dahil nire-review ko yan. Base sa code o ano ang mga meaning sa bawat sign niya mga ka-teach. Ganun ako magbasa mga ka-teach. At pinamagatan ko pala ito mga ka-teach na treasure deposit area at river side. Ngayon pang 103 na si Sir na grupo na mabibigyan natin ng assessment reading base dito sa mga sign sa area niya. Ayan mga ka-teach. Okay, umpisa na natin. Wala nang intro dahil marami pa naka-line up mga ka-teach na magpapabasa. Dito tayo mag-umpisa mga ka-teach. Ayan. Klaro naman yung pagka-ingrid niya na tagusan. Ayan. At nag-counterpart ang isang tagusan dito na guhit, ingrid niya na para siyang letter Y. Pwede rin ito mga ka-teach na sapa. Ang target niya nasa nag-Y na sapa na nagpang-abot at nandito sa baba dahil may dot. Ayan, klaro ang dot na sa gilid. Ibig sabihin sir, hanapin mo ang nagway na sapa dyan. Ngayon sa bandang baba sa nagway ng sapa, sa nagsalubungan niya, yung pinaka intersection niya, nagsalubungan ng sapa na yan, dumiritso pa baba, nasa bandang gilid. Kaya yun ang pamagat ko mga ka-teach, treasure at riverside. Pero pwede rin itong nasa tabing dagat kung saan may sapa dyan. Pagkatapos pumasok ang bunganga ng sapa sa may dagat, nasa bandang gilid sa area kung saan dito yung sapa, ito yung dagat. Ito kumbaga ito yung pinaka stone map sa area. Pwede rin ang ganitong sign dahil nakakita na ako mga ka-teach sa mga ganitong sign na sa tabing dagat, hinahanap namin ang Y na sapa, wala mga ka-teach. Yung pala, ang ginamit na guhit na ito ay dagat at may sapa na nag-iisa. Yun mga ka-teach. At saka banda sa gilid, ang target na sinasabi niyang reference target area. Dito naman tayo sa kabila sir, hindi ko na pala ulitin ang pagbabasa mga ka-teach or sir, kaya bantayan mo ang sinabi ko. Dito tayo sa kabila. Kung mapapansin nyo mga ka-teach, para siyang nag-glitter C, or dito kasi hindi nalinisan, no? Butas dito na nag-glitter C, na parang mata siya na nabuksan dito. Side by side ang sinasabi nito sir. May object siyang sinasabi doon na sa gilid at saka sa kabilang gilid, side by side. Pero ang area na sinasabi niya nasa harapan niya, wala sa gilid mismo or wala sa likod. Ibig sabihin, abante ka dito sa harapan niya, saka ka mag side by side. Yan ang assessment reading ko dito sir. At dito naman, wala namang sign dyan, uumpukan lang yung mga bato. Pastay dyan mga ka-teach. Pero bantayan mo rin ito si sir, kung ang isang area dito tulad dito, nakatingin dun sa kabilang side, itong area ba ang tinitignan? At maghanap ka ng mga sign dyan kung yun ang tinitignan itong area na ito. Ayan ang assessment reading ko dito sir. Ito naman mga ka-TH, klaro sir na paalpa at may guhit dito at may dalawang guhit sa gilid. Ang pinaka general meaning dito sir, kasi alpa siya pero malaking buka, ang tunnel or daanan ng tunnel nasa batong or mabatong lugar. Ayan, yung pinaka-portal nito. Dahil pasok ito sa rock pyramid pero dilakihan ang buka niya. Tunnel ito, sir. Tapos, alpha,
meaning mabato. Ang tunnel nito or ang entrada ng tunnel nasa mabatong lugar. Sa area na yan, hanapin mo ang mga batong lugar. Ibig sabihin, andyan yung pinaka-entrada ng tunnel kung saan yun ang tinabunan nila. Dito sa gilid, dalawang guhit, short distance, or pwede rin itong deposito dahil hindi siya straight na pagkaguhit. Ayan, pwede itong deposito ang mga gold bar nakaturo doon sa dulo. Nasa dulo ng tunnel ang depositong sinasabi niyang mga bara or gold bar. Yan ang assessment reading ko dito, sir. Pero nasa parang flat na area ito eh. Yung kabuang hugis niya kung saan siya ni iningrib or saan siya nakaukit. Nasa flat na area. Hindi kasi nakuha ang side nito, dapat nalinisan at saka sa bandang dulo eh. Kaya medyo kapos yung natin ito. Pagbibigay ng info. Ito naman, klaro sir, maganda. Na pagka-ingrip at kita ninyo naman mga katits na may dot sa gitna. Ang nasa code natin mga katits pag ganitong sign na pagka-ingrip, nakalagay doon clear deposit in triangle 3 or rock. Kung hindi man, clear deposit in triangle 3 or rock at corner. Ibig sabihin mga katits, nasa bandang kanto ang sinasabi niyang digging spot. Dahil alam naman natin, huhukayin at huhukayin pa talaga ito mga katits. Pero para sa akin, hindi ito yung nasa code natin. Dahil sinuportahan siya ng biak sa gilid kung saan nagsasabi itong sapa or tabing dagat. Dahil wala din ako sa area, hindi ko ma-analyze ng maayos, nagbabase lang ako sa sign. Pwede mong pagpipilian sir ang tabing dagat or sa sapa, pero malaking porsyento ako nasa tabing sapa ito. Ayan sir, ang target mo or digging spot mo nasa tabing sapa. Ayan, ito naman para lang siyang bato na binudbura ng bato sir. Hindi ko maintindihan kung yan. Pinagdugtong. Ito naman, para siyang bahay. Pwede rin ito, yung malaking bato na to. Pwede rin siya kung ito ang tinignan ng sign na yan. Asan na yung sign na yan? Ayan. Kung itong sign na ito nakatingin doon sa malaking bato, ibig sabihin, nandyan yung pinaka-entrada ng sinasabi niyang tunnel na tinambakan ng malalaking bato. Ayan, pwede rin yan. At ito naman, para siyang mukha na nakatingin dito. Yung mga mukha sir, bantayan mo kung saan nakatingin. Sa mga batong malalaki ba na tumpukan. Possible, nandyan yung pinaka portal ng tunnel. At maghanap na rin kayo ng mga sign sa mismong mga bato nagtutumpukan tulad nito, na may sign ba dyan na nagpapa-under na nandyan yung entrance. Yun ang susundan papuntang tunnel. Ito naman, pabak siya. Ang sabi nito, inlet or papasukin mo. Daanan pa rin to sir, ang meaning nito, daanan ng tunnel. Dahil maayos naman siya ang pagka ingrip siya. Hindi ko lang alam kung dito yan sa bato na yan, banda. Ayan, maghanap ka ng supporting sign sa area na to, na arrow sign kung saan ba siya nagpapa-under. Dito ba mismo sa bato na to or sa gilid ng bato na to. Ayan ang assessment reading ko dito. At ito naman sir, pag mga ganitong sign, napansin ko lang na parang may arrow. Keep ang sinasabi nito sir, may keep sa area kung saan banda dito sa tinatayuan mo. Yan ang assessment reading ko sa ganito dahil nakabukas na ako ng ilang keep at ganitong mga sign ang ginagamit. Nasa likod ng batong malaki na ito, na kung buksan mo ang keep na yan, maging trap siya or sliding boulder, mahuhulugan kayo. Ready to trap ang bato na ito sa keep na yan, nasa likod mo sa ilalim. Okay, dito naman tayo. Lagi kong sinasabi sa inyo mga katits, pag maliit na bato, pass tayo dyan. Basta na mga maliliit na batong sign na ginamit, lalo na sa pangibabaw tulad nito. Kasi kung iisipin, pag gumulong yan, nawawala na yan sa alignment. Wala na yan, hindi yan tinuro sa akin ng mentor ko. Palagi kong sinasabi yan sa inyo mga katits. Ito naman, okay ito, ganito, malaking bato at biniyak, sapa ang sinasabi nito sir. Ito naman, ganon din, sapa, binibiyak ang bato. Ito kanto, hindi ka mapapansin. Ito, sapa ito sir.
Nagdi-divide sa dalawang area. Pag may mga biak, sapa yan palagi, sir. O mga teach. Ito, klaro naman siya mga teach na para siyang muka at may bunganga na nakatingin sa baba. Possible ang target niya na sa baba, sir, sa gilid ng sapa. Tulad ng sinabi ko kanina, pwedeng dagat rin pero maliit ang porsyento sa tabing dagat sa akin mga teach dahil wala ako sa supply, wala ako sa actual. Hindi naman tayo basta-basta maghula. Nagbabase lang tayo sa sign. Ito naman, biak na ba to na may nakakalang dyan na pahaba, tapos may nakakalang dun sa dapat nilinisan, kasi pag magpabasa kayo mga katits dapat linisan nyo naman ang area para hindi tayo mahirapan at mabilis natin maintindihan ang mga sign na pinapasa ninyo sa akin. Pwede din itong yun yung nag rock triangle na tatlong bato, pero ang sinasabi niya na nadat na sa gilid, oh. Reference target ito sa area na yan. Ibig sabihin, hindi mismo dito sa area na ito. Nasa bandang likod mo, sir, ang sinasabi niya ang target dito banda. Ayan. Ito naman, pahaba na ginawang bakod. Para siyang bakod. Pero may biak na bato. Binyakan yung gilid niya. Sapa rin ito pala, sir. Hindi pala ito yung sinasabing rock triangle. Final assessment ko dito, hindi. Hindi ito yung sinasabi niya sa code natin na ang target na sa rock na triangle, hindi. Dahil may dot dito at ito ay biak. Daanan ng tubig na nahati sa dalawa. Sapa ito na sa baba. Banda dito sa likod mo. Ang sapa na yan. Ayan mga katits. At ito yung dot, oh. Papunta ang tubig doon. At may dot pa dito. Hindi ko pa napansin kung ito na ba yun. Ang dot nasa gilid ng sapa dahil magkakalang yung dalawa, magkatabi. Ito naman, mga reference target to, sir, na sinasabi sa area. Kumbaga ito yung pinaka pupuntahan mo. Ito na ata yan. Ito may yan. Banda dito sa likod, dito siya naka ano kanina. Ngayon nilinisan, ha. Ito na yung lumabas, tatlong dot na papunta dyan. Andyan banda ang mga reference target, sir. Wala doon, nandito sa side na ito. Kung anong bearing ba yan, hindi. Kumpasan mo na lang siguro, sir. Magkumpas ka dito sa gitna. Itong dalawang bato. Kasi ito, papuntang sapa to, eh. Ngayon, itong dito ka magkumpas kung anong bearing ba yan. Naka north side ba yan, naka south side ba yan. Kasi kung naka north side to, andyan yung mga target sa north side lahat. Ito ang mga reference target niya na sinasabi or mga binigay niyang area na pupuntahan mo kung saan may sasalo na sign doon sa mga area na yon, kung saan ka maghukay o yun ang pinaka digging spot niya. Pero hindi na magkalayo yon sa mga area na yon. Dito banda around 20 to 30 meters or 40 meters sorbi niyo yung area na yon. Yan ang final assessment ko dito. Ito naman, parang dagat nga mga katitso, tabing dagat kasi buhanginan. Biniyak na ba to? Hindi kasi nabuo ang pagkakuha niya yun, eh. Ah, ito. Ah, okay. Ganito yan, sir. Triangle na may gumuhit sa gilid, natagusan, na-divide. Ang target mo pala dito sa area mo na to, sir, nahati ng apat na party. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ngayon, ang pagbasa nito, ang isa nasa mabatong lugar kung saan yun ang tunnel dahil may biak sa gilid doon na papasok. At ito naman, nasa bandang side doon. Nasa gilid dito ng dagat. Tansya ko, nasa gilid ng dagat ito. At ito naman, dahil tagusan ang biyak, nasa gilid dito ng sapa ang target na ito. At ito, sa kabilang side ng sapa. Ibig sabihin mga katits, saan na yun? Ito, travel sign ito, sir. Pag mga ganito, travel sign. Ayan, mga mata. Ayan, nakatingin, nakatrap, nagtitingin yan sa isang target sa area. Ibig kong sabihin dito, sir, ipapinal ko na lang.
ganito ang sistema nito. Okay sir, ipapinal ko na lang ito para matapos na tayo. Ang target mo na ito ay nahati sa apat na parte. Ngayon, ang isa nasa tabing dagat, ang isa nasa bandang gilid ng sapa kung saan yun yung patanil na tinambakan ng bato dahil triangle siya at may guhit tunnel. Ang ito naman nasa gilid din ng sapa. Ayan, dahil pinutol pero cave type siya. Yun yung nasabi ko siguro kanina na naka-cave dahil may butas pa down. At ang isang parte naman nasa kabilang side. Makikita yan dito sir. Isa ditong target sa area na to dahil apat nga sila. At isa dito na kung saan sinasabi niya ang tunnel na tinambakan ng bato ay pangalawa pala ito mga teach dahil ito yung pinakauna. Isa, dalawa, at ito yung pangatlo mga teach. Nasa gilid ng sapa daw ang pinaka digging spot or target area. Isa dito, pangatlo na yan. At nandito sa pang-apat ang pinakasinabing cave. Ayan sir, dito natin makikita yan sa mga dot. Kaya pala may mga biak na mga bato at sayang ng ano, ulan nito mukha na magka-travel sa baba. Kalat-kalat, ulan nito, divide ito eh. Meaning ito, divide sa sapa at saka yung mga area. Pag nililisan nila sir, ito ang lumabas. Mga dot. Ayan. Yan lang ang final assessment ko dito sa sayang mo na ito sir. Sana nakuhanan mo ng idea para may-apply mo dyan sa area mo. At may hanap mo yung mga pinaka-exact location dyan. Okay mga ka-teach, maraming salamat uli and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-teach.